Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang nanghihina na nga po ngayon, ang koponan ng Phoenix Suns. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang pumabor ulit nga po ang Western Conference standings sa Los Angeles Lakers. Naibalita ko na nga po sa inyo mga katrops na ang Phoenix Suns nga po ang may hawak ng pinakamahirap na game schedule bago magtapos ang regular season. Ilang malalakas na teams rin naman nga po ngayong season ang kanila makakaharap dito, kagaya na lamang ng Philadelphia 76ers, Denver Nuggets, Cleveland Cavaliers, Minnesota Timberwolves, New Orleans Pelicans, Los Angeles Clippers at Sacramento Kings. Kaya malaki nga po talaga ang posibilidad na bumagsak pa sila sa standings ng Western Conference mula sa kanilang kinauupuan ngayon na 8 seed kung hindi nga po sila magsiseryoso ng gusto sa kanilang mga susunod na laban. Ngunit kahit gano'n man nga na po seryoso ay ng Phoenix Suns ang kanilang mga natitirang laro, ay mahihirapan pa rin nga po sila dito since patuloy nga po na humihina ngayon ang kanilang buong kupunan. Sa katunayan, sila na nga po ang may hawak ng worst offensive rating at net rating ngayong season pagdating sa 4th quarter. Bukod rin nga po dyan ay pang 25th rin naman nga po sila pagdating sa defensive rating, pang 27 sa field goal percentage, at pang 28 naman sa 3-point percentage sa 4th quarter na siyang posibleng maging dahilan para matalo sila sa kanilang mga susunod na laban. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang pumabor ulit nga na po ang Western Conference standings sa Los Angeles Lakers. Kahit man nga po mga katrops, walang laro ngayong araw ang Lakers ay may isang games para naman nga po ngayon ang pumabor sa kanilang kupunan. At iyan nga po yung pagkakapanalo ng Denver Nuggets laban sa Minnesota Timberwolves. Yes, bagamat man nga po naging sobrang higpit ng kanilang bakbakan lalong lalo na sa huling mga segundo ng 4th quarter, ay nagawa pa rin nga po ng Denver Nuggets na makuha ang panalo sa kanilang laban sa score naman 15-112. Sa paunguna nga po ni Nikola Jokic na nagtala dito ng 35 points at 16 assists, Michael Porter Jr. na kumuha ng 26 points, at si Jamal Murray na nagtala nga po ng 18 points at 12 assists kasama na dyan ang kanyang clutch free throws para masil ang kanilang panalo. Kaya dahil nga po sa pagkapanalo ng Denver Nuggets, ay umangat na nga po sa 48 wins at 21 losses ang record nito bilang second seed sa standings ng Western Conference. Sa madaling salita, malaki na nga po ang posibilidad na hindi ito makalaban agad ng Lakers sa first round ng playoffs since ang pinakamataas nga po na maaaring makuha ng Lakers ngayon ay 9 seed o 10 seed na lamang kung saan makikipaglaban nga po sila para makuha ang ika-top 8 na pwesto sa West playoffs para makalaban ang top-sided team na OKC Thunder. Yes, target nga po ng Lakers na makalaban ang OKC at hindi ang Nuggets, kaya as long as nasa top 2 top 3 nga po ang Denver Nuggets sa standings ay pabor nga po ito sa kanilang kupunan. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.